guys, alam nyo ba na merong plants na makakatulong sa atin para mas maging mahimbing ang pagtulog natin sa gabi? So, kung nahihirapan kang makakuha ng tulog or pagising-gising ka, kung hirap kang makatulog sa gabi at gusto mo mas maging mahimbing ang pagtulog mo, please continue watching this video. I'm going to share plants. My name is Zai Rodriguez and welcome back to my channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please pasubscribe naman ako and don't forget to hit the notification bell para mas updated ka sa mga susunod ko pa na videos. Ayan guys, na-discover ko tong plants na to sa classmate ko nung high school. Pumunta siya sa bahay kasi kinuha niya yung in-order niya sa akin na imported plants, that is calla lily from Thailand. So, nung nakita niya tong mga plants na to, sabi niya, she asked kung for sale daw. Kasi gusto daw yun na hobby niya na Koreano. Naghahanap sila ng ganon kasi maganda siyang pinapaniwalaan pala sa Korea ng mga Koreano na nakakatulong to para maging mahimbing yung tulog natin sa gabi. So, good thing meron kami mga nakaripat and binigyan namin siya. So, tuwan-tuwa siya. That time, nirefuse ko pa. Parang hindi ako ganun naniwala. Pero ang nagpa-convince sa akin is yung grupo ng mga Koreano nagpunta sa garden namin and naghahanap sila ng gantong plants. So, ano ba tong plants na to? Ito yung ating spider plant. Ayan siya. Spider plant golden pandanus or yung iba tawag dito yellow pandanus. So, tuwan-tuwa sila kasi meron kaming for sale, meron kaming binibentang plants na ganito. Ganito lang talaga yung hinahanap nila at gusto nilang plants. Isang sasakyan sila and lahat sila namili sa amin tag-iisa ng ganito kasi nga ilalagay daw nila sa room nila para daw maging mahimbing yung pagtulog nila sa gabi. So may ganun silang paniniwala. So ako naman sabi ko, talaga ba? Second time ko nang na-encounter na itong mga pandanus or golden pandanus natin is makakatulong daw para maging mahimbing yung pagtulog natin sa gabi. So what I did is nag-try ako, nag-repot ako, and actually ito talaga yon. Nilagay ko siya sa dito, sa desk ko, and then in-observe ko siya. Yung unang gabi, nakatulog ako kaagad. Inisip ko kasi baka ako, dahil busy-busy the entire day, pagod, so kaya nakakuha kaagad ng tulog. But then, sumunod ng second day, third day, I don't know, pero napaka magical ng plant na to eh. Kasi talagang ang himbing na ng tulog ko. Kasi ako, I've been working as a call center agent for 2 years. So, nasanay din akong matulog sa umaga na. So, medyo hirap pa rin akong mag-adjust. And then, talagang late na talaga ako nakakatulog. Tapos, konting kaluskus lang, konting ingay lang. Parang maligalig ako, nagigising kaagad ako. Tapos, hirap na naman akong makatulog. Kaya, lagi din ako namamigraine. So, trinay ko tong plants na to. Naglagay ako sa room ko. Dito nga sa room ko, naglagay ako. Nilagay ko siya sa desk. Ayan, ganyan. So, talagang, I can't explain, pero nakakatulong talaga siya. Simula naglagay ako ng golden pandanus sa room ko, naging maayos yung pagtulog ko. Kasi dati, sabi, di ba, kapag nahirapan ka matulog, inom ka ng milk, alam mo yung ginawa mo na lahat, inom ka ng milk, nag-vitamins ka na, pero ganun pa rin, ang hirap pa rin makakuha ng tulog. So, ito, itong plants, ito lang palang plants na to, ang dami namin ganito. Ito lang palang plants na to, ang makakatulong din sa akin na magiging mahimbing ang pagtulog ko at di na ako mahihirapang matulog sa gabi. So, ganyan siya guys. Maraming varieties ng spider plant. Yung 6 types na, or 6 varieties ng spider plant. Merong bunny, may zebra, marami pa. But then, ang pinapaniwalaan ng mga Korean is yung golden pandanus. Spider plant golden pandanus or yung iba ang tawag dito is spider plant yellow pandanus. So, it has a long and thin foliage and slightly curved siya. And then, makikita nyo, yellow yung nasa gitna and then may green sa gilid. And maganda talaga na meron tayo sa loob ng bahay nito bukod sa it is easy to maintain, easy to grow, is bukod din sa nag-a-add siya na interior design sa loob ng bahay natin. Guys, air purifying pa siya.
So, safe din siya sa mga sa kids kasi non-toxic siya. In terms of pag-aalaga or pag-maintain ng mga spider plant natin, guys, kung ipapasok po siya sa room po, make it sure na at least sinagan siya ng araw, so yung medyo malapit sa bintana. Or kung hindi naman, pwede mo rin naman siyang ilalabas tuwing morning, every morning, para makaka-catch up siya ng sunlight din. Pag-water ng plants every other day, or just as long as basa pa yung soil niya, okay lang yon kahit hindi siya diligan araw-araw, walang problema. So, napakadaling alagaan, no maintenance, and talaga namang proven na maganda siyang air purifying sa bahay. So, try nyo na. Ako effective sa akin, kaya ginawan ko to ng vlog. Kasi gusto kong i-share sa inyo na talagang napaka-magical ng plants na to at talagang nakakatulong siya para maging mahimbing ang pagtulog natin sa gabi. So guys, thank you so much for watching and please pa-subscribe naman ako and don't forget to hit the notification bell na maging updated ka sa mga susunod ko pa na videos. Thank you so much for watching and take care. Bye for now.